This morning, I entitled our message, The Good Fight of Faith. The Fight of Faith. We have a fight of faith. Alam nyo, ang laban po natin ay talagang laban ito sa pananampalataya. Paano kayo at tayo tumayo sa ating pananampalataya sa kabila ng anumang pong mga pinagdaraanan natin ng mga pagsubok o laban sa buhay po natin. Ang sabi po ni Pablo kay Timoteo in 1 Timothy chapter 6 verse 12, fight the good fight of the faith. Fight the good fight. Meaning, anuman ang pressure, anuman ang problema, anuman ang mga darating na mga opposition sa buhay natin, lalo't higit sa opposition ng ating pong pananampalataya kay Kristo, take hold of it. Sabi niya, take hold of the eternal life to which you were called. Take hold. Manatiling panghawakan ang buhay na walang hanggan. So, when you were made your good confession in the presence of many witnesses. Sabi mo sa Amplified Version, fight the good fight of the faith in the conflict with evil. Ano man pong problema, ano man pong sitwasyon, negatively, ano man pong mga pressure, persecution, ano man pong mga ating pinagdadaan ng hardship, ano? At ito man ay gawa ng kaaway. The very main objective of the devil is to destroy our faith. Kaya fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called, and for which you made the good confession of faith in the presence of many witnesses. Kung paano po tayo naging maapoy, matapang, matalino, na nagpahayag ng ating pananampalataya nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo, tuloy-tuloy po yan. Walang anumang kahirapan, anumang sakit at karamdaman, anumang opposition ng kaaway na po pwedeng magpatigil sa iyo at sa atin. You know, recognize that until the victory is fully manifested here on earth, you and me are engaged in a fight of faith hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Habang nandito po tayo sa mundong ito, we are in a fight. We are engaged in a fight of faith. A struggle. Hindi ko alam kung meron na po bang dito na wala nang struggle sa buhay. All of us, meron tayong struggle. Meron tayong battle. Well, a battle of believing against symptoms. No? Yun po yung mga ano natin. Kasi minsan lahat tayo may nararamdamang ano, sakit sa katawan. Nakikita rin natin yung sitwasyon. Nagkakaroon ng pagbagsak ng finances. Yung iba, nagkakaroon po ng conflict, ano? Lalo higit sa ating pong nararamdaman, sa mga may sakit at karamdaman, no? A battle of believing against symptoms which would discourage you or which contradict what you believe. Yan po yun. Yan, meron din battle yung mga nagsasabi na, ah, yung pinapaniwalaan mo, eh, kasinungalingan yan. Too many people think that if they just had enough faith, all would be easy and everything would be fixed. As though some, it's like a magic, no? Na pag dumating po yung pananampalataya, eh wala na agad lahat ng mga problema na yan, wala na agad yung mga nararamdaman na yan. Hindi po. The more that you have faith, the more that you have to stand on it. The more that your faith be strengthened, the more that you stand on the Word of God. Hindi ibig sabihin na kapag ka meron kang greater faith, mas malaking pananampalataya o mas matatag na pananampalataya, eh wala ka ng problema o wala ng problemang darating, wala ng sakit na darating. Meron po. Alam niyo, a study of faith in the Bible, however, reveals that the man of faith believed God against all kinds of odds.
and circumstances. Naniniwala po ang mga tao sa Biblia, yung pong mga man of faith. They believe, no, God against all kinds of odds and circumstances. His prayers are answered as a result of persistent faith because he is fully convinced that God's promises are true, regardless of circumstances. Yun po yung mga tao sa Bible na merong matinding pananampalataya, maging po yung mga lingkod ng Diyos na kinikilala nating great men and women of God nowadays. Ano? Hindi ibig sabihin na wala na silang pinagdadaan ng mga problema o sirkumstansya. Hindi na sila nakakaramdam ng sakit sa kanilang katawan, wala nang symptoms. Meron, lahat tayo. Kung anong nararamdaman natin o nila, nakikita natin na parang may mga tumusok-tusok sa katawan o di kaya parang nahahapo o parang may nakitang bukol o anumang pong bato o pagkabara, kolesterol, ano? Eh lahat yan. Kasi nandito pa tayo sa katawang ito. Kaya lang, ang kaibahan po ay sa mga taong nabuhay sa pananampalataya, they keep on focusing on the Word of God, not on the symptoms. Ano? So, I urge you to face the Scripture squarely and make a decision once and for all. Whatever what you are seeking is God's will for you. The act of on that decision, no? Now, ito po ang dapat po nating tandaan. If it is in the Word, it's yours. Isulat nga po natin yan, ano? If it is in the Word, it's mine. In other words, kapag nakasulat sa Biblia yan, pinangako ng salita ng Diyos yan, akin yan. Isinulat niya ang kagalingan, akin yan. By His stripes you are healed, akin yan. If it is in the words, my friend, it's yours. When you are quoting God's words, you can be bold as the Word. Dapat huwag po nating pagdudahan ang salita na sinasabi ng Bible. Like in Matthew 8:17 says, He took our infirmities and bear our sicknesses. Ibinaon na raw yung ating mga sakit at karamdaman, ang ating kalungkutan. So, claim that He took our infirmities and bear our sicknesses. Friend, that includes you because you are a believer. This scripture declares that those physical burdens you carry were taken by Christ. So you need not beg Him to do what is already done. Look at this verse, memorize it, and then look up into the face of Christ. Talk directly to Him and thank Him personally for taking your diseases and weaknesses. Kapag meron po kayo nabasa sa Bible, that is yours. Claim it, talk to Jesus, and then give thanks to Him. Kausapin mo siya. Lord, thank you. This is mine. Picture in your mind about what the suffering of Jesus at the cross for your healing. Tingnan mo yung kanyang tinanggap na paghihirap doon sa cross ng Kalbaryo para ikaw, ako ay gumaling lumaya. Hindi lamang sa sakit at karamdaman, maging sa emotional pain, emotional hurt natin, at maging sa ating kalagayan, even in our financial status. In everything, lahat, just picture it in your mind what the Lord has done. And I tell you, pagka nagawa mo po yun, praise God, they will become real to you as you affirm that He took our infirmities and bare our sicknesses. You will begin to see them as an actual truth instead of just a healing theory. Don't embrace a healing theory.
but embrace the reality of Jesus and what He died to provide for you, my friend. Let the Spirit of God administer the reality of that to you. Kaya napakahalaga po yung pag-recognize ng banal na Espiritu sa ating buhay, because the Holy Spirit is the administrator of this new covenant that we are in. The Holy Spirit, as an administrator, will reveal to you, make it alive into your heart, the reality of what the Word of God saying. Sinasabi ng salita ng Diyos, magaling ka na, yan po ang sinasabi niya. Then, friend, fight the good fight of faith, fight the that faith. Ilaban mo yung pananampalataya sa pamamagitan ng pagtindig sa salita ng Diyos. Glory to God. He bore your sickness. He took your weakness. The truth of this will grip you deeply as you meditate upon the provision of our Lord and what it caused Him to provide healing for you. Kaya napangalaga po yung meditation. Meditation. Kaya sinasabi ni Lord na ng Bible na do not let this book depart from your mouth. Meditate it day and night. Bakit po kailangan nating i-meditate day and night? Because there is always a battle in our mind. Kung tayo ba'y maniniwala sa kanyang salita o maniniwala sa symptoms na ating nararamdaman. Maniniwala ba tayo sa sinasabi ng ipinapahayag ng salita ng Diyos o yung sitwasyon ng ating financial status? Sitwasyon ng ating negosyo na para bang nagkakaroon ng problema. Ano po ang ating paniniwalaan? Mga kapatid, learn to speak what the Word of God says. This is God's covenant declaring that you are already prosperous, you are already delivered, you are already in His kingdom, you are already healed because Christ took your diseases. You know, only Satan would burden you with a disease which Christ has already borne for you. Gusto ni Satanas ng kaaway na paniwalaan mo yung sitwasyon mo kesa yung salita ng Diyos. Kaya nga po napakalaga yung araw-araw nakikinig ng salita ng Diyos, araw-araw ipinagpapasalamat ang ginawa ng Diyos, ang ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa cross, araw-araw maya't maya nagpupuri ka sa kabutihan ng Panginoon instead of focusing on your symptoms. Jesus proves that He wants you to be well. Sabihin nyo nga, mga kapatid, sulat nyo nga po doon, yan, God wants me to be well. Yes. Yan po ang sabi po ng 3 John verse 2. God wants you healthy. God wants you well. As your God wants you prosperous. As your soul prospers. God wants you prosperous in your body, healthy in your body as your soul is healthy in the Lord. But you, my friend, is in the midst of battle. Nasa battle po tayo. Ano po yung battle natin? The devil is opposing you. The devil is opposing our belief. Lalabanan yan eh. Kaya ang laban nandito sa mind po natin. But God, my friend, has provided for your deliverance. You have to claim that your deliverance is your right. It's in the mind. The battle is in the mind. It is a battle of believing. Believing your situation. Believing what your pain says, what your body says, or believing what the Word of God says. Andito po yung battle. Even the opposition of salvation. No? The battle is all about ang ipapakita ng Diablo, hindi ka ligtas kasi ganyan ang ugali mo. Hindi ka ligtas kasi hindi mo ginagawa ito. So samantalang sinasabi po ng Bible, ligtas ka dahil sa biyaya at pananampalataya. Sa biyaya ng Diyos at pananampalataya mo sa Panginoong Jesucristo, you are saved.
then ano ngayon ang iyong sampalatayanan? Is what the Bible says or what the opposition says? Anong pananampalataya sa sampalatayanan mo, paniniwalaan mo? Yung bang sinasabi ng pakiramdam mo, ng pain mo, ng doktor, o ng sinasabi ng salita ng Diyos? Yung sa sitwasyon natin, yung kahirapan ba ang paniniwalaan po natin o yung sinasabi ng Bible na tayo'y pinayaman na ng Panginoon? Friend, the battle is in the mind. So you need to won the battle, win the battle by proclaiming what the Word of God says. You must make the decision. Especially in the sickness. This sickness is oppression or oppression is of Satan. So it cannot stay. You have to say that. It cannot stay. Christ took it. My friend, you are free. You are healed. It must be true. So claim it. You will not be denied. It was happened. Pakisulat nga ninyo dyan, I am free. I am delivered. I am whole in Jesus' name. You are free. You are healed. You are whole. Nothing less, nothing more. You have the shalom life. Nothing missing. Nothing broken. Hallelujah. Jesus paid for your health. It belongs to you, my friend. Jesus paid for your health. Again, you need not fear what you feel. You need not fear your situation. It cannot destroy you because Jesus destroyed it for you. Hindi ka kayang i-destroy ng anumang mga ginagawa o opposition ng kaaway because Jesus destroyed it for you. Jesus destroyed death for you. Jesus destroyed sicknesses, illnesses for you. Jesus destroyed poverty for you. Jesus destroyed all things na bunga ng kasalanan just for you. Just for you and for me. Resist the work of Satan. Jesus is in you, my friend. Oh, glory. Hallelujah. Shout it out. Jesus is in me. He has lifted up your load, my friend. Come to me and I will give you rest. He is giving you rest. Alam niyo, kapag ikaw po ay nasa battle of, believing the devil, you are not in rest. Be at rest by always proclaiming what the Lord has done. He is your strength. He is your life. He is your health. He is your provision. He is your prosperity. By His stripes, you are healed now. Amen? Come on, shout it out. By the stripes of Jesus, I am healed. Ano man pong iyong nararamdaman, kapatid, huwag yung nararamdaman mo ang iyong ipapahayag. Sabi ng Bible, let the weak say, I am weak. Sabi ba? No. The Bible says, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am poor. Yung ba pagkasabi? No. Let the poor say, I am rich. Let the sick say, I am sick. No. Let the sick say, I am healed. Hallelujah. Wag po yung sitwasyon mo ang ipapahayag mo, kundi kung ano po yung pinapahayag ng salita ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na dinideny po natin yung sakit, dinideny natin yung kahirapan, dinideny natin yung negatibong sitwasyon natin, kundi ating ipinapahayag na lahat ng yan ay talunan na at tayo po ay naninindigan, tumatayo to sa pamanampalataya, sa katotohanan na tinapos na lahat ng ito ng Panginoon. And even righteousness. Alam nyo ba? You must know that you are righteous. Fight the good fight of faith. You are righteous. Alam nyo si Job, kinonde na si Job ng kanyang mga kaibigan. Gustong palabasin ng mga tao
na siya ay pinaparusahan ng Diyos. But Job knew that he was right. He was righteous by the standard of righteousness in his day. He know he is righteous doon sa standard ng katuwiran sa panahon niya. It will be of vast importance to you to be able to say to your enemies, I know that I am righteous with the righteousness of Jesus Christ. Pakisulat nga po ninyo yan, mga kapatid. I know I am righteous in the righteousness of Jesus Christ. So with the righteousness of Jesus Christ, you are righteous and you have to stand on that. Don't allow the devil to condemn you. Fight the good fight of faith, my friend. I know that I'm righteous because God has declared me righteous. When I confess Jesus as my Savior and Lord, I know that I'm righteous because God calls me the righteous one who lives by faith. You must know that you are righteous. Again, I know I am righteous. You must know that. Don't allow the devil to condemn you. You have as much a right to call yourself righteous as you have to call yourself a new creation or a child of God. As sabi po ni Pablo in 2 Corinthians 5:17, if anyone be in Christ, he is a new creature or a child of God. We do not doubt that. We say amen to that. Amen. I am a new creature. I am a child of God. Amen to that. I am righteous. And if you are a new creation, you are the righteousness of God in Christ. Glory. I am the righteousness of God. God not only declares that you are righteous, but He makes you righteous and makes you righteous, your righteousness Himself. Wow, glory. Tingnan nyo ha, hindi ka lang ipinahayag na matuwid, kundi ang sabi ng Bible, ikaw ang katwiran ng Diyos. Antindi nun, ano? You are the righteousness of God. That threefold fact should fill your heart with joy and your mouth with singing. Alam nyo, lahat ng sinasabi ng Bible, just to conquer fear and to conquer the opposition of the devil, na sinasabi niya sa inyo o inaako sa atin. Kasi the devil is always trying to oppose us, oppose the word of God. Kaya nga po napakahalaga po yung pong paniniwala eh. The devil always battling with what you believe. Kung ano po yung nabasa natin sa Bible, laging nandiyan ang demonyo para i-oppose yung ating pong nabasa, narinig na sinasabi ng salita ng Diyos. Sinabi ng magaling ka na sa magitan ng mga latay ni Kristo, tapos sa sasabihin ng pakiramdam mo at ng doktor, naku, tatlong buwan ka na lang. No? You have to stand on the word. Sinabi ng Bible, mayaman ka na, tapos sinasabi ng sitwasyon mo, mahirap ka. Anong paniniwalaan natin? Sinabi ng Bible, dahil kay Kristo, matuwid ka na, and then the devil will condemn us, you are not righteous. You are saved. Sabi nila, hindi ka maliligtas. Alam nyo, kapag magsasabi, nagsasabing hindi ka ligtas, samantalang ikaw ay mananampalataya kay Kristo, ginagamit ng kaaway yun. Ginagamit ng demonyo yun para i-oppose yung pananampalataya mo. Huwag mong paniwalaan ang paniwalaan mo ang salita ng Diyos. Lagi nating sabihin, anong paniniwalaan ko? Yung sinasabi mo o yung sinasabi ng salita ng Diyos? Friend, if you believe all these things, then your mouth filled with singing, with joy and thanksgiving. Kaya nga po, napakasaya na mga taong naniniwala sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sabi ng John, yung sinasabi ko kanina, sa 1 John 3:2, Beloved, dito po sa 1 John chapter 3, verse 2, Beloved, now are we the sons of God. We are a child of God. See? Beloved, now we are the sons of God. You are a child of God. Alam niyo yung pong salita na anak ka ng Diyos, mga anak tayo ng Diyos, ay powerful yun.
If you're gonna meditate on this wonderful truth, yung truth na yan, grabe. See? If you believe that you are a child of God, then you're not poor because your God, your Father, is the owner of everything. He is your Father. Think about that, my friend. You do not doubt that. You should not doubt that. You must rejoice in that. Rejoice in your righteousness. Rejoice in who you are. You are a child of God. Minsan kapag nakanonood ako ng mga nasa TV na mayayaman, tapos may mga anak sila, no? Ang papalad naman ng mga anak na ito. Sila'y namulat na nasa karangyaan, kayamanan. Meron pa akong narinig, nabasa na gumagastos ng $12,000. Ano? 12 million? No? $12 million? Wow. Not just in a year, ha? Every month, gumagastos ng $12 million yung anak na yon. Sabi ko, ang palad nito. Pero alam nyo, the Lord reminds me, mas mayaman ang tatay mo kesa mga yan. Mga kapatid, you are a child of God. Know who you are. You know, you are righteous. Righteousness means the ability to stand in the Father's presence without the sense of guilt or inferiority. So what God has cleansed, that call now thou common. Huwag nating sabihin na, hindi, pare-parehas lang yan. Pare-parehas lang lahat ng tao. Hindi. Iba yung taong sumampalataya kay Kristo. Siya'y anak ng Diyos at siya'y nilinis ng Diyos. Ikaw ay tinanggalan na ng kasalanan. The nature of sin has already been taken away from you. You know, one of the unhappy things today many of us do is to continually condemn ourselves. Kapag lagi kong nakokondem ang ating sarili, mga kapatid, then yan po yung nagpapalungkot sa atin. Today, you have to rise up and take your place as a son or daughter of Christ. The daughter of God in Christ Jesus. Allow His grace to strengthen you to face every obstacles that comes your way. Kapag meron pong mga akusasyon, kapag meron pong mga dumarating na mga condemnation ng kaaway sa mind natin, na inaakusahan ka, hindi ka matuwid kasi eto nga, lagi kang malamya, malamig or whatever. Kapatid, rise up and take your place as a son or daughter in Christ. Allow His grace to strengthen you. Keep yourself focusing on the love of God, understanding that you are righteous, believing that you are righteous, speaking that you are righteous, declaring that you are righteous, then I tell you, your life will never be the same again. You can rise up and walk, stand as an upright man of God. Alam niyo ba si Job? Job was accused of being unrighteous. But he never yielded to his accusers. He maintained his integrity. So you too, my friend, must stop yielding to accusations and rise up and take your place, confidence of your righteousness in Christ. Stand on the word of God, and God will honor you as He honored Job. God will honor you because He will going to honor, and He always honor His word. Ang salita ng Diyos ang nagsasabi, anyone is in Christ, he is a new creation. 2 Corinthians 5:21, you are the righteousness of God. You are a child of God. 1 John 3:2, you are a child of God. John 1:12 says, you are a child of God. Know who you are. You are already healed. 1 Corinthians 2:24, you are healed. Claim the word of God. Friend, have the good fight of faith. The fight of faith. Stand on the word.
stand on your ground of victory. The Word of God is your ground of victory. Pakisulat nga po ninyo. The Word of God is my ground of victory. Ayan. Tagumpay ka kapag nakatuntong ka, nakatayo ka, kapatid, sa salita ng Diyos. At kung ano yung tinatayuan mo, yan ang ipapahayag mo. Don't get away from the Word. Because the Word of God is your ground of victory. Kapag lumabas ka sa salita ng Diyos, at ang ginawa mong tuntungan mo, yung sarili mo, yung kakayanan mo, yung magagawa mo, then matatalo ka. Kasi nga, ang Diablo, sinasabi niya yung nakikita niya, nakatotohanan nararamdaman mo. But you and me, my friend, just for us to stand strong, to fight the good fight of faith is to stay on the Word of God. To fight the good fight of faith is to remain in the promises of God. Whatever circumstances that you are facing, remain in the Word of God. Ano mang krisis ang iyong pinagdadaanan ngayon, stand on the Word of God. And the Word of God is your victory. Hindi magtatapos ang buhay mo na katulad ng nakikita mong sitwasyon mo na mahirap, kundi magtatapos ang buhay mo kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos na pinaninindigan mo, tinatayuan mo, kapatid. Meron kang sakit at karamdaman, malala na, sabi ng doktor, stand on the Word of God. The Word of God is your victory ground. Again, the Word of God is your victory ground. Stand on it. Don't get out from your victory ground. Don't get out. This is the fight of faith. We are struggling kapag tayo po ay tumingin sa sitwasyon. Habang tayo nandito sa mundong ito, kapatid, lagi tayong titirahin ng Diablo sa ating pananampalataya. But I want to tell you this one. Lahat ng sinabi ng Diyos na sinasampalatayanan natin, kompleto po ang salita ng Diyos, lahat ng kailangan natin, everything that pertains to life and godliness is in His Word. Lahat ng kailangan natin, inihanda ni Lord, it's in His Word. And because you are standing in His Word, you are victorious, you are living alive victoriously, healthy, strong, prosperous, successful, righteous, victorious forever and ever because you are standing in His Word. Fight the good fight of faith, my friend. No matter what, ano man ang mangyari, we stand on the Word of God and no one can ever defeat a person or standing in the Word of God. Kasi para madipit nila ang taong nakatindig sa salita ng Diyos, dapat madipit po nila muna ang Diyos. For you to be defeated, they must defeat Christ. For you to be defeated, they must defeat God. No one can defeat God. Alam nyo, mayroong isang Chinese na nagsabi sa isang kaibigan natin. Sabi niya, ganito, ilan ang Diyos mo? Tanong nung Chinese. Isa lang, I have only one God. Sabi ng ating kaibigan. Tumawa, humalakhak yung Chinese. Sabi niya, mahina ka pala. Mahina ang Diyos mo. Bakit? Ako, maraming Diyos. Tingnan mo ha, inihalimbawa niya, inihalimbawa ng Chinese. Halimbawa, kilala mo ang presidente ng Pilipinas, kilala mo ang presidente ng China, dikit ka sa presidente ng Russia, presidente ng Amerika, lahat ng presidente. Di ba, mas marami kang Diyos, mas makapangyarihan ka. Ayan ang pagkasabi po ng Chinese. Akala niya, the more na marami kang Diyos, the more na safe ka. The more na marami kang, kumbaga mas matindi yung protection mo or mas malakas ka. Ang hindi niya nainuwaan, yung iisang Diyos. Ano? Kahit pagsamasamahin ang utak, kapangyarihan, karunungan ng lahat ng mga Diyos-Diyosan nila, it can never match the Almighty, the power, the El Elyon, the more than enough power of the God we are worshiping. Kaya nga po,
He is the all-knowing, all-powerful, omnipotent, omniscient, omnipresent God. That is our God. Hallelujah. Hindi alam ng mga tao, akala ng mga tao, dimor na marami silang Diyos. Kaya pala yung ano, mga ibang mga pananampalataya, they are collecting many gods. Yun ang pananaw nila. So ibig sabihin, that is a human thinking. My friend, we have only one God. And His Word is powerful. As long as we stand in His Word, no one can defeat us. No one can defeat you as long as you are standing on the Word of the Almighty One who created the heavens and the earth. Walang Diyos sa mundo maliban sa ating Diyos na lumikha ng mundo. Kung sila'y nandito sa mundo, kasama sila sa nalikha. And they are not gods actually. So, again, mga kapatid, fight the good fight of faith. Stand on His Word. And His Word is your victory ground. No one can defeat you sapagkat for you to be defeated, they must defeat Christ. How can they defeat the one who defeat death? How they can defeat the one who has all the power in heaven and on earth? Ano sabi ni Lord Jesus? All authority, all power has been given to me in heaven and on earth. Nasa kanyang authority. How can they defeat Jesus? And how can they defeat our God who created the heavens and the earth? He created from nothing. Hallelujah! Hindi niya kailangan ng katulong. Hindi niya kailangan ng anumang kapangyarihan pa. He has all the power. Oh, glory to the name of Jesus. And His Word is on us. His Word that is written in the Bible is our victory. If you're gonna hold on, stand on the Word, then that is your victory ground. Hallelujah! Glory to God! Father, thank You. Let this wonderful truth, Lord God, may sink into the heart of everyone listening right now. That we are standing on a victory ground. We just need to fight the good fight of faith, meaning we have to remain in that faith. Faith in Your Word. Faith on what Jesus Christ has done at the cross of Calvary. Faith in the truth that we are healed. Faith in the truth that we are righteous. We are rich. We are successful. We are Your children. We are a new creature. And that very nature is Your nature, Lord. Thank You, Father. We're standing on this truth. In Jesus' name. Amen and amen. Glory. Hallelujah. Congratulations, my friend. You are victorious because you are standing on your victory ground. And that is the Word of God.